ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sino nga ba si House Speaker Martin Romualdez? Si Ferdinand Martin Gomez Romualdez ay pinanganak noong November 14, 1963. Isang negosyante, abogado at politiko. Siya ang pangatlong anak ni dating gobernador ng Leyte at ambasador sa United States na si Benjamin Romualdez at ni Juliet Gomez Romualdez. Ang kanyang ama ay minsang pinangalanan ng Forbes bilang 30th pinakamayamang tao sa Pilipinas na may net worth na 3.3 billion pesos. Ngunit ayon sa Presidential Commission on Good Government or PCGG, ang yaman na ito ay di umano'y nakamit sa hindi tamang paraan o tinatawag na ill-gotten wealth. Nag-aral si Romualdez sa Cornell University sa United States mula 1981 hanggang 1985 at nagtapos ng Bachelor of Arts in Government. Noong 1988, nakakuha siya ng Certificate of Special Studies, Administration at Management mula sa Harvard University. At sa parehong taon, pumasok siya sa University of the Philippines College of Law at naging miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Natapos niya ito noong 1992 at naipasa ang bar exam noong 1993. Bukod pa rito, noong 1992, siya ay hinirang bilang concurrent trustee at president ng Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation at Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Taong 1995, nagsimula siyang magtrabaho bilang direktor at legal na tagapayo para sa Carpa Realty Development Corporation. Bago pa man pumasok sa politika, nagsilbing muna siya bilang chairman ng board ng Equitable PCI Bank. Ikinasal si Romualdez kay Yeda Marie Kittelsvet na nooy naging representative ng Pilipinas sa Miss International 1996 at biniyayaan sila ng 4 na anak. Noong April 2014, ipinakita ni Romualdez ang interes na tumakbo bilang senador sa halalan noong 2016. Nagsumiti siya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Senado noong October 13, 2015. At nang sumunod na buwan, idineklara niya ang pagsuporta kay Presidential Candidate Jejomar Binay. Sinuportahan din siya noon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa senatorial run. Tumakbo siya sa ilalim ng Lakas CMT Party na kung saan siya ang national president pero hindi siya nanalo ng pwesto sa Senado. Noong 2019 elections, muling nanalo si Romualdez bilang kinatawan ng 1st Congressional District ng Leyte. Pagkatapos, siya ay nahalal bilang House Majority Leader ng 18th Congress. July 10, 2020, kasama ang kanyang asawa na si Yeda Marie Romualdez, isa siya sa 70 kongresista na bumoto laban sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. At December 2021, naging campaign manager siya ni Sara Duterte para sa kanyang pagtakbo bilang Vice Presidente kasama si Davao Occidental Governor Claudia Bautista. July 2022, nahalal si Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives sa 284 na membro ng Kongreso. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, siya rin ay nagkaroon ng tungkulin bilang legislative caretaker para sa karamihan ng mga bakanting distrito sa 19th Congress tulad ng Cavite, Negros Oriental, Palawan at marami pang iba. Kasama si Romualdez at 6 mambabatas na nag-file ng House Bill No. 6398 na nagmumungkahi ng pagtatayo ng Maharlika Investment Fund, isang sovereign wealth fund para sa Pilipinas na hango sa Korea Investment Corporation ng South Korea. Ang mungkahing ito ay nagdulot ng magkahalong reaksyon mula sa mga ekonomista at karamihan sa publiko ay nagbigay ng negatibong reaksyon. Sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga pamilya Marcos at Duterte, si House Speaker Martin Romualdez ay may mahalagang papel. Sa ilalim ng pamamahala ni Romualdez, tinanggihan ng House of Representatives ang kahilingan ni Vice President at DepEd Secretary noon na si Sara Duterte para sa confidential funds na gagamitin sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program, ngunit mabilis na inaprubahan ang parehong pondo para sa tanggapan ng Pangulo. Dahil dito, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Romualdez ng pakikipagsabwat sa Makabayan Block upang tanggalin ang pondo ni Sara. Sa kanyang galit, tinawag ni Duterte ang kamara bilang pinakabulok na institusyon sa bansa. Ang mga pahayag na ito ay kinasama ng loob ng ilang miyembro ng kamara kabilang si Romualdez, kaya't nagkaroon ng loyalty check resolution bilang suporta sa kanya. Dahil dito, tinanggal sina Gloria Macapagal Arroyo at Isidro Ungab bilang Deputy House Speakers dahil hindi nila pinirmahan ang naturang resolusyon. Kasunod dito, maraming miyembro ng partidong PDP laban ni Duterte ang lumipat sa partido ni Romualdez, ang Lakas CMD. Sa huling bahagi ng November 2023, may mga ulat na ilang miyembro ng kamara ang nagtutulungan
sulak na ipa-impeach di umano si Vice President Inday Sara. Kasabay nito, tinalakay ng Kamara ang mga resolusyong nananawagan sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng gera kontra droga ni Duterte. Bagamat itinanggi ni Romualdez na binibigyan niya ng prioridad ang mga panukalang ito, pagkaraan ng isang buwan, ipinatupad ng National Telecommunications Commission or NTC ang isang 30-day na suspension sa SMNI, isang media network na nagbibigay ng platform para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Ang suspension ay resulta ng isang resolusyon mula kay PBA Party List Representative Margarita Nograles na nagsabing nagkakalat ng maling impormasyon ang network. Dalawang host ng isa pang programa sa SMNI, ang Laban Kasama ang Bayan, ang ikinulong at in contempt ng Kamara matapos tumanggi ang host na si Jeffrey Celis na ibunyag ang kanyang source sa pahayag na si House Speaker Martin Romualdez ay may 1.8 billion na travel funds. We might thank you in contempt. Then so be it. Try Your that. Honor. You challenge us? Yes. Okay. If that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag. Sa gitna ng lumalalang alita ng mga pamilya Marcos at Duterte, inihayag ni Romualdez na iimbestigahan ng Kamara ang kasunduan ni Duterte sa Pangulo ng China na si Xi Jinping kung saan pumayag si Duterte na panatilihin ang status quo sa South China Sea upang maiwasan ang digmaan. Ayon sa political analyst na si Ronald Liamas, ang imbestigasyon ay isang uri ng political payback ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pag-atake ni Duterte at isang hakbang upang mabawasan ang political influence ni Duterte bago ang midterm election sa 2025. Nito lang September 10, 2024, sa isang interview kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Noong January 2024, nagsimula ang mas aktibong pagsisikap na baguhin ang konstitusyon. Ang grupo na People's Initiative for Reform, Modernization and Action or PIRMA ay umamin na nakipag-usap sila kay Romualdez at inangkin ang pag-oorganisa ng signature drive para magsimula ng People's Initiative. Ang mungkahi nila ay ang parehong kapulungan ng Kongreso, House of Representatives at Senado ay magkasamang bumoto sa mga pagbabago ng konstitusyon. Ngunit tinanggihan ng Senado ang mungkahi dahil mas marami ang miyembro ng House. Ang signature drive ay naharap sa mga aligasyon ng vote buying. Tinanggihan naman ni Romualdez na siya ang nanguna sa People's Initiative na naglalayong baguhin ang Constitution. Si Romualdez ang author ng House Bill No. 1039 na naging batas sa ilalim ng Republic Act 10754 na pinalawig ang mga binipisyo at pribilehiyo para sa mga taong may kapansanan. Ang batas na ito ay pinirmahan ni Pangulong Benigno Aquino III. Siya din ang sumulat ng dalawang bayanihan measures, ang Bayanihan 2 Heal as 1 Act o Bayanihan 1 at ang Bayanihan 2 Recover as 1 Act o Bayanihan 2 na naaprobahan noong panahon ng COVID-19 pandemic upang tumulong sa pagresponde sa krisis. Kamakailan lang, naging matagumpay ang kanyang pagbisita sa Davao City para sa bagong Pilipinas Servicio Fair or BPSF, isang programa ng administrasyon na layuning matulungan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga cash assistance at bigas. Marami ang bumatikos dito dahil inuna pa di umano ang pagbibigay ng tulong sa ibang lugar kaysa sa mga natamaan ng bagyo. Pinasaringan naman siya ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kayo po, 3,000 kayong beneficiaryo, makakapanggap kayo ng 5,000 pesos cash! At 5 kilong gas! Martin, balik na rin. Sunod mo lang, please. Balik na rin. Bagamat na-appreciate niya ang pamimigay ng ayuda, mas mabuti pa di umanong tutukan ang mga konkretong programa na magpapakinabang sa parehong mamamayan at gobyerno, lalo na ang mga inisyatibong pang-ekonomiya at pang-imprastruktura.